Ready na ba kayong i-date si Susie? Kasama natin yan. Una yan sa UH ang ating papasyalan dahil ang kauna-una ang Dates Farm. Di nyo alam, ha? Meron na. Nasa Batangas City yan. Wow! Dati natitikman lang yan kapag may umuuwi o may nagpapadala mula sa Middle East. Pero ngayon, makikita na natin yan mismo sa puno, mapipitas at makakain ng fresh or dried. Tama! Kaya naman, Susie, sa mga mako-curious at gustong bumisita riyan, magkano ba ang entrance fee? Nako, ito na nga mga Mars at Par. Siyempre, napakaswerte dahil wala namang actually entrance fee pag para pumunta dito. So, come one, come all. Dali na mga bagets, pitas-pitas kayo dito. Ang saya! Super! Ang tanong ko naman sa inyo, nakatanggap na ba kayo ng pasalubong na dates? Yes! Galing sa mga kaibigan na galing sa Middle East. Oo nga, nanawagan nga kay Cheska. Ubus na eh. Cheska? Medyo matagal na nga eh. Maliba na lang kung it's been a while. Kasi sa loob ng mga kaibigan ngayon, hindi na kailangan mag-awagan dahil dito sa Pilipinas, dito lang po sa Batangas City. Ay, meron na tayo dyan. Kaya eto na nga, guys. Dito tayo sa Barangay Balete, sa Batangas City, correct? At dito tayo ngayon at excited na excited kami kasi napakalawak na lugar po na ito. 4 hectares po ang meron dito at meron silang 6,000 na date trees. At alam nyo ba, kaya sumikat itong lugar na ito, nagkaalaman tayo dahil nag-trending po ito sa Facebook with 2.9 million views. Kaya dahil po namunga ang kanilang mga dates. What's interesting is, kaya ito talagang isa sa pinakauna, if not the first, dates farm dito po sa Pilipinas, ay dahil, taong 2000 pa lang po, eh meron na sila, nagtanim na po sila ng dates na puno. Pagdating ng 2008 po, yan, marami na silang pinasok dito. And it took about 10 years bago na munga ang mga dates na ito kung saan talagang ma-experience na natin at matitikman na natin ito. Kasama ang owner ng farm na to na si Mr. Arthur Blanco. Good morning, sir! Good morning po, Ma'am Susie. Good morning, sir! Lako, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap nyo sa unang hinat. Unang-una, gusto ko po malaman, paano ko ba pinapatubo ang dates? At bakit po siya mukhang palmera lang na galing sa garden namin? Di ba parang ganito rin itsura ng mga palm natin? Opo, opo. Yung pong ating dates ay nanggaling po lahat sa buto. Pinadala po sa akin yan at nag-request ako sa mga kaibigan nating OFW na nasa sa Middle East at saka yung iba po naman ay sa US. So ito yung ano pa, yung year 2000? Year 2000 pa po. Ganong kataga. Ngayon, galing po dun sa buto, gano'ng katagal po siya bago umusbong? Umaabot po ng 2 buwan bago sila seedling. Umusbong ng ganyan. Aha. Tapos noon, bago siya maging puno, gano'ng katagal pa? Itulad nitong isang ito, ito po ay nasa 5 years. 5 years? Yung ganito kalap. Ang dates pala ay hindi masyadong tumatangkad? Tumataas po siya. Ah, tumataas po siya? Depende kung malimit yung i-pruning, pinuputol yung trunk. Yes. Aakyat siya ng aakyat? Diretso. Pero pag hindi nyo pinutol yan, taba lang siya ng taba. Ang ganda! Okay, ngayon, ito pong nagulat lang po kayo na bigla siyang nagkabunga. Actually, nung itanim ko po ito noong 2000, naano lang ako. Decorative? Decorative. Then dumating yung oras na tumubo. Oo. Ginawa ko, nagtanim ako na madami. Madami na. Para ibenta. Oo. Para sa landscaping. Ngayon, edi biglang after, adaptable pala kasi 'di ba sa Middle East, sobrang dry heat sila. Tayo yung heat natin, mainit din dito pero medyo humid. Bakit po ano, parang pwede naman pala dito sa atin? Pwede po, pwede. Kasi 'yun nga ang iniisip ko dahil sabi nila hindi raw nabubuhay ang date sa Pilipinas. Ayan, dito po tayo. At naghahanap ako ng hinugot. Hindi raw lalaki. Ano pa? Opo. At hindi raw bubunga. Pero nagbunga. Nagbunga po. Pero matagal, 10 years, sabi niyo po. 5 years po bumunga. Pero yung iba, mga 10 years na bago bumunga. Okay, so nagkaano. At saka ang bumubunga po, hindi yung mga babae lang. Yung babae lang po ang namumunga. Opo, opo. Ah, o siyempre, bilang kami mga parang nanganganak. De, kami dahil. Ito po, gusto ko pong matikmang kasi. Ito, pwede niyong kuhanin yan. Ito. Opo, opo. Ngayon po, di ba ang alam natin sa dates, dried kasi siya. Ito hindi pa naman fresh dry. Yan, fresh ito. Gaano katagal bago ito ma-dry? It takes 3 weeks, ganun. Kalasa din nga. Mga 3 weeks to 1 month. Sun lang po yun, sa araw lang. Pwede sa araw, pwede ilagay nyo lang sa mesa, magdadry na kanya. Mag-isa? Opo, opo. Medyo mapakla siya, pero yung laman naman niya, kalasa na siya nung parang dates na naipapasalubong sa atin. Yung iba po natin mga kaibigan sa Middle East, mas gusto nga daw nila yung mapakla. Yung half-ripe eh. Kasi yung mapakla, mas marami daw
minerals at saka masustansya raw. Sabagay, nutrients. Ito po ba, pag pinatuyo ko at tinanim ko, pwede kong maipatubo, mapausbong? Meron pong tutubo, pero hindi ko masasabi na uusbong agad. Kasi meron po tayo dito, kung mapapansin nyo, ito yung na mga ganito natin, galing po ito sa suwi. So parang cuttings. Yes, yung mga budding sa po. Yung pong mga suwi na nandito, wala dito, meron doon sa kabilang lugar. Yun ang inaalis natin, tinatanim natin dito. Mas more chances of winning, of living. Mas mabilis lumaki, tapos saka masisiguradong babae. Ayun, ngayon, ito na. Ito na yung nung kapanahunan nung days, kasi ang ano peak season din niya is summer, tama po ba? Apo, apo. Ganito kalaki yung nakuha nyo? Meron pong puno talaga na bumunga ng malaki. Ito po, sa inyo to talaga? Apo, apo. Galing to sa inyo? Apo. Wow! Apo! Katulad ng pinapasunod mo sa atin. I love it. Thank you po, sir.